My name is Briggs Ishwani in Swiss. Guten Tag, Pilipinas. Mga kaibigan, ako si Kaibigang Briggs. Magandang gabi at magandang araw dito sa Europa. Ako si Kaibigang Briggs na laging narito para po ay magbigay ng mga updates sa buhay natin na posibleng makatulong sa ating araw-araw na kabuhay. Mga kaibigan, alam nyo ba, in 2010 ay meron isang pangyayaring hindi makalimutan ng buong mundo, at ito po yung Deepwater Horizon oil spill, o kilala po sa BP oil spill. Ang BP oil spill po ay ito ang pinakamalaking trahedya na nangyari sa petroleum industry in 2010. Ang trahedyang ito po ay umabot ng 3 buwan bago po ito, kumbaga, sa apoy maapula, at ito po ay nag-release ng 4.9 million barrels of crude oil sa kalawakan ng Gulf, Mexico, na umabot sa karati countries sa United States. So, ang trahedyang ito ay nagdulot ng malaking pinsala po sa ating wildlife and marine life, na kung saan ito po ay nasira, at hundreds ng short lines natin ay napinsala rin. So, ibig sabihin, mga kaibigan, na ang aksidenteng nangyaring ito ay isang malaking kapinsalaan sa ating mundo. At sabi pa nga, ayon po sa history po, na ang fishing industry that time ay ito po rin ay nagsara. Sino po ang mayroong problema? Sino po ang mayroong dahilan? Ito po yung sinasabi nating British Petroleum Industry, na kung saan sila po ay nag-invest ng billions of dollars para lamang ay malinis nila ang oil spill na nangyari noong 2010. So, mga kaibigan, ang buhay din natin ay parang oil spill. Kumbaga, ang buhay natin kung minsan ay isang big mess din, na kung saan tayo po ay nagkakaroon ng problema sa ating buhay, at ang ating buhay po ay nagiging isang big tawag nito mess kung wala ang ating Panginoon. Sabi nga, ang buhay natin ay punong-puno ng rubbish. Ito ay punong-puno ng inggit, punong-puno ng pagseselos, punong-puno ng galit, punong-puno ng pag-aalinlangan, na kung saan ang puso natin ay kailangan din natin po ay malinis. Walang sapat po na pera, walang sapat po na chemicals na pwedeng luminis sa ating puso, kundi lamang ay i-allow natin ang Holy Spirit ng ating Panginoon na siyang pumasok sa atin para po tayo ay magkaroon ng malinis na puso. Sabi nga po na ang kahit si Haring David, ang sabi po niya sa atin sa Psalms 139 verse 23 and 24, sabi niya, "Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts." Diba, ang ganda ng sinabi ni Haring David, na sabi niya sa Panginoon, "I-search mo ang aking puso, tingnan mo ako kung meron akong maling pag-iisip." Sa verse 24, ang sabi niya, "And see if there be any wicked way in me, and lead me in the way everlasting." So yun po, mga kaibigan, ang ganda po ng verses nating binasa ngayon, para po ay maintindihan natin na kung minsan nga ang buhay natin ay wala sa ayos, di ba? Pag sinabi kong wala sa ayos, ibig sabihin walang control, hindi natin nakokontrol. Ang laman ng ating puso ay wala nang ibang idinulot kundi pait, pasakit. Kung kaya't kailangan po natin sa buhay natin, mga kaibigan, na magkaroon tayo ng Diyos sa ating buhay. Yun lang man ang importante. Kasi ang buhay natin ay hindi magkakaroon ng kapayapaan not until na hindi natin i-invite ang Holy Spirit o ang ating Panginoon na manahan sa ating mga puso. Sa panahon ni Haring David, mga kaibigan, siya na ang merong pinakamagandang karanasan sa buhay. Power, fame, at kayamanan ay nasa kanya na. Pero dumating pa rin po siya sa point na kanyang hinanap ang kanlong ng ating Panginoon para tingnan ang kanyang puso kung ito ay malinis. Alam natin na si Haring David ay nagkasala, di ba? Alam natin kung ano ang kanyang naging kasalanan sa kanyang pagbuhay, Bathsheba. Pero na
kita niya na kailangan niya ang Diyos sa kanyang buhay para linisin. Minsan nga sa buhay natin, nahihirapan tayo para makaalis doon sa pagkagapos ng kasalanan, di ba? Yung ating galit na sinasabi ko kanina at yung mga puot na nagsusuliksik sa ating mga puso, nagpapabigat to sa ating buhay, kaya tayo hindi makapag-concentrate sa ating ginagawa o hindi makapag-focus sa ating mga plano nga dahil po doon sa galit na nakasiksik sa ating mga puso. Mga kaibigan, sa panahong katulad nito, tayo po ay nagimbal, syempre, doon sa kilalang tao na si Kobe Bryant, di ba? Sa kanyang biglaang pagkamatay, ay isa lamang itong pagpapakita na ang buhay talaga natin ay hindi natin pabumayari. Kahit anong sobrang yaman natin, kahit ano meron tayo, hindi pa rin ito makapagdudugtong ng ating buhay. Hindi natin alam, mga kaibigan, kung kailan tayo babawian ng buhay ng ating Panginoon. Dapat maintindihan natin na ang buhay natin ngayon ay isa lamang pong pahiram sa atin. Kaya nga po, mga kaibigan, wala na pong ibang pinakamagandang gawin sa buhay natin kundi mabuhay tayo na mayroong kapakinabangan, hindi lamang po sa ating sarili kundi sa ating community, ganun din po sa ibang tao sa ating paligid. Kaya nga, ang problema lang ngayon, mga kaibigan, kasi kukunti lang ang nagpapahalaga sa buhay sa tamang direksyon. Sa totoo at hindi, maraming mga tao na pag mayroong karangyaan sa buhay ay wala nang ginawa kundi busugin ang kanyang sarili, busugin ang kanyang mata, busugin ang kanyang pita ng laman para lamang siya ay maging masaya. Pero ang kasayahan na meron siya ay isang temporary lamang. Mga kaibigan, wala na pong ibang pinaka-importante talaga sa mundong ito, lalo tigit sa mga nangyayari sa ating kapaligiran, ay magkaroon tayo ng Diyos sa ating buhay. Saan ka man ngayon, kaibigan, ikaw man ay nagtatrabaho sa ibang bansa, ikaw man ay nagiging busy sa personal mong buhay, huwag nating kaligtaan na hayaan natin ang Diyos na i-search ang ating mga puso. Diba, madalas o sa hindi, pag tayo nagkakaroon ng problema sa puso, tayo po pupunta sa hospital, sa clinic para magpa-check up kung okay pa ba ang ating puso. Mayroong tayong pwedeng lapitan na siyang higit nakakaalam kung ano ang content ng ating puso at ito ang ating dakilang Diyos. Siya ang may likha sa atin. Malimit ko itong sinasabi. Siya ang may likha sa atin. Siya ang nakakaalam ng hibla ng laman ng ating puso. Kung kaya kung tayo'y nabibigatan, kung tayo po'y nahihirapan, kung tayo po'y nag-aalinlangan, huwag nating tiisin. Mayroon tayong dakilang Diyos na handang tumulong sa atin. Dakilang Diyos na magbibigay saya at magbibigay ng totoong kapayapaan. Mga kaibigan, katulad ng binanggit kong deep water oil spill na nangyari ng 2010, malaki po ang pinsalang nadulot nito sa mundo. Pinsala sa wildlife, sa marine life, pero ano ang katotohanan? Ito ba ay nagbigay ng lunas? Huli na ang lahat sapagkat marami nang napinsala. So bago pa mapinsala ang ating buhay ng ating kasalanan, bago pa mapinsala ang buhay natin dahil sa ating kasamaan, dahil sa ating pagiging ganid, sa ating pagiging maimbutin, sa ating pagiging pakialamero, sa ating mali-maling pag-i-overthink natin sa ating kapwa, ay marapat pa. Ngayon pa lang, mga kaibigan, hilingin na natin sa ating manlilikha na tayo po ay linisin habang mayroon pa tayong panahon. Sapagkat katulad nga nangyari kay Kobe Bryant, siya ay kinuha ng Diyos sa paraan na hindi natin gusto. Ibig sabihin, biglang kamatayan, hindi na paghandaan. So ang buhay natin sa ngayon, tayong mga buhay pa, ay mayroon pa tayong chance na lumapit sa ating Panginoon, ikonsulta ang kalagayan ng ating puso, kung ang puso natin nga ba ay nakaugnay sa ating dakilang Panginoon. Mga kaibigan, hindi po madali isuko ang ating kayabangan. Hindi madali isuko ang ating pagiging ganid sa mundong ito. Ang tao sa ngayon ay wala nang ibang ginawa kung hindi tumanggap at hindi marunong magbigay. Yan po ang kalakaran sa mundong ito. Pero tayong nakakakilala sa Diyos ay mayroon tayong way out. Mayroon tayong alam na paraan kung paano tayo mabuhay na mayroong kaluguran sa ating mga
sa ating dakilang Panginoon. Bago po ako magtapos mga kaibigan, nais ko po mag-shout out sa ating mga kaibigan dyan sa Pilipinas, kaibigang Mark at kaibigang March dyan sa Geneva, Switzerland. Mga kaibigan, ito lang ang pwede kong magawa sa mundong ito, ang magbigay ng inspirasyon, ang magbigay po ng paalala at magbigay po ng mga bagay na makakatulong sa atin. At hindi lamang po kayo ang nakikinabang sa mensahe kong ito, ganun din po ako sa aking sarili. Sa madalas o sa hindi, ginagamit ko rin itong mga mensaheng ito para ako ay lumakas, para din ako ay magkaroon ng tamang direksyon sa buhay. Kasi kung wala nga ang Diyos sa ating buhay, para saan pa kung tayo ay nabubuhay sa mundong ito? Mayroon kang mission, mayroon kang goal na dapat marating sa mundong ito. Ito yung goal natin na makilala ang Diyos ng lubusan at siya ang maging pilot, maging driver at maging tawag nito, ano pa ang pwede niyang gawin, maging yun nga, maging siya yung tipong hindi lang timon eh, kundi siya talaga mismo ang maniobra ng ating buhay. Kasi kung ang hahayaan natin ang ating mga sarili na siyang magmaniobra ng ating buhay, wala po tayong mararating na maganda mga kaibigan, sapagkat ang mundong ito masyadong deceptive, ang mundong ito masyadong mapangakit. Anytime pwede kang bumagsak, pero ang Panginoon ay meron pangako. Hayaan mo ang puso mo ipa-search sa ating Panginoon, kasi ang Panginoon ay mayroong nakalaang magandang bagay para sa atin. Higit sa lahat, alisin yung kasalanan. Ito yung kasalanan ang naging problema ng buong mundo. Bakit may gera? Bakit may hidwaan sa loob ng pamilya? Bakit mayroong kang kagalit? Sapagkat buhay si Satan, marami siyang pwedeng gawin para lamang tayo maihiwalay sa ating dakilang Panginoon. Mga kaibigan, marami pong salamat. Ako si kaibigang Ferns mula dito sa Switzerland. Bye for now!